Today naman, we are gonna discuss about 3 advices na gusto kong ibigay sa mga baguhan dito sa Australia. Okay? Hi family! Welcome back to Barbell Ever After. Dito na naman po tayo. We're driving to work today. At magdadaldal na naman ako sa inyo para hindi ako antukin. And hopefully, to be able to share some insights and tips about our life as a migrant here in Australia. So, thank you po sa mga nanood ng videos namin. Video ko last week about sharing some insights here. May mga 3 video doon na nakakuha ng maraming views. Ibig sabihin, maraming nanood. So, salamat po sa inyo. Thank you sa pagsubaybay. And I hope na may natutunan kayo doon sa mga sinabi ko doon about sa pamumuhay namin dito sa Australia, sa pag-migrate namin dito sa Australia. And today naman, we're gonna discuss about 3 advices na gusto kong ibigay sa mga baguhan dito sa Australia. Okay, so kasi nabe-brainstorming kami ni Mami Belle, ano pa ba yung pwede kong ikwento or i-pag-usapan o i-discuss. Sabi niya, mag-advise niya kaya sa mga baguhan dito. Sabi ko, actually, hindi naman ako talaga mahilig magbigay ng advice kasi I don't think na napaka-expert na natin about Australian life, although naka 10 years na tayo dito. But then, sabi niya, well, the pros will always outweigh the cons. Ibig sabihin, kung makakatulong yung mga sasabihin mo, why not, di ba? Nasa sa inyo pa rin naman yun kung susundin nyo or i-follow nyo yung mga sasabihin ko. But then, take it with a grain of salt na ang sasabihin kong advice or mga suggestions is based on my experience. So, kayo, every one of us, we have our own different journey na tatahakin. So, at least, a bit of some eye-opener or some suggestion or tips para mag-guide kayo kapag it's your turn na maging baguhan dito sa Australia or andito na kayo as a newly arrived immigrant or international student visa holder. So yun, magandang ma-share ko yun sa inyo, but it's still up to you kung susundin nyo or not. Okay? So, disclaimer, unsolicited advice po ito. It's up to you kung papakinggan nyo or i-apply nyo. And always, do your own research, do your own due diligence kapag may mga ina-apply kayong mga tips, kasi at the end of the day, kayo pa rin maapektuhan yan. So be careful always. Okay, fam, if we are to flashback 10 years ago, nung bago lang kami dito ni Mami Belle, ito yung mga i-reinforce ko ng mga tips or suggestions to myself, kasi mostly naman ito ginawa namin eh. And hindi ko siya pinupush sa inyo na gawin nyo rin. But then, kung ako babalik sa 10 years ago, no, bago lang kami dito, ito yung mga i-reinforce ko na mga bagay sa situation namin dito as a newly arrived prospect immigrant dito sa Australia. Okay, number one, pinakauna, pagdating namin dito, nagtipid agad kami. Yan. So kayo, pag baguhan pa lang kayo dito, importante maging conscious kayo sa money, so magtipid. 3 times ko sasabihin yan. Magtipid. Kasi napakamahal na mga gastusin dito sa Australia. Yan. Yan talaga ang una naming pinrioritize nung dumating kami dito ni Mami Belle 10 years ago noong 2013. Magtipid sa lahat ng bagay. Magtipid sa pagkain, magtipid sa gastos sa labas-labas, magtipid sa transport. Lahat ng expenses na pwede namin i-reduce, yan, pinagtitipid namin yan. Mga technique dyan, nung nandito kami, we found out na marami pala mga sale na mga items sa mga grocery kapag kahapon na or during before the end of the week. Yan, sinisale nila yan. Usually may mga yellow tag yung mga yan. So, yun ang binibili namin nung bago pa lang kami dito. Actually, hanggang ngayon pa rin naman eh. We buy food items on sale kasi si Mami Belle, ano yan eh, obsessive yan sa pagtitipid. So, kapag nakakatipid siya sa discount, napakaligaya niyan. So, yun, family, kung bago pa lang kayo dito sa Australia, pagdating nyo pa lang dito, makakulture siya kayo sa gastusin. Like for us, galing na kami ng overseas pareho.
We came from Singapore. We were working there as OFW. Pagdating namin dito, na-culture shock kami dito kasi napakamahal ng gastusin. Pagkain mo pa lang, hindi ka makakabili ng $5 dito na meal. While we were in Singapore sa mga hawker center, ang $5 is ano na yan, full meal na yan, chicken rice with drinks. Ganun ang presyuan dito nung 2013 na nasa Singapore kami as compared sa nung dumating kami dito sa Australia. Napakamahal. So, ginagawa namin usually pagka Monday, nagluluto na kami ng for the rest of the week niyan kasi para mas makatipid kami. And nagbabaon kami sa work, nagbabaon kami sa kapag lumalabas kami. Hindi kami kumakain sa labas. One time lang kami kumakain sa labas during that time, every Sunday. After magsimba, mag-church, after na magkakain kami sa Hungry Jack's, which is like a Burger King fast food equivalent dito sa Australia, ginagawa namin nun, true to, talagang ano to, true story to, $5 Hungry Tamer meal na may burger, may french fries, may tatlong nuggets, tapos may soft drinks, tsaka may ice cream na dessert. Hati pa kami dyan. Oh my gosh, yeah. Totoo yun, true story, mga family. Ganyan kami katipid dito nung bagong dating. Kasi, although may baong kaming money from Singapore na dala dito, syempre, pag nakita mo yung gastusin dito, rent mo pa lang is every week binabayaran, tapos pagkain, transport, mahal, talagang mapapatipid ka talaga. Kasi, hindi mo naman uubusin na yung dala mong pera dito para sa expenses eh. Kung gagawin mo yun, yung pera mong dala, or allowance galing Philippines kung sa mga baguhan, para yung tubig na dumadalo yung paalis sa kamay mo. Yeah, ganun ang mangyayari. So, yan. Unang pinaka-importanting advice pag bago pa lang kayo dito sa Australia, actually, i-advise ko rin ito sa inyo kahit nandito na kayo na matagal. Magtipid. Saka na yung mga deserve ko to. Ayan. Iba, sumisweldo lang ng konti dito. Kala mo, ano na eh, tumama na sa loto, lahat binibili, lahat ini-experience. Guys, family, huwag muna, magtipid muna kayo. Kasi kung bago pa lang kayo dito, 100% sure, mas maraming lalabas na expense kaysa sa perang pumapasok. So yan, magtipid kayo, family, importante yan. Okay, number two ko na advice sa mga baguhan dito. Family, huwag kayong mapili sa trabaho, please lang. Pag bago pa lang kayo dito, lunukin nyo muna yung mga pride nyo dyan. Napaka-importante yan na pagdating nyo dito, within the first week, makahanap kayo ng trabaho para masustain ang mga expenses nyo dito. Kasi nga, sabi ko, ang bills dito is weekly. Renta nyo is weekly unless may titirang kang libre na kamag-anak. Kung uupa ka dito ng room or bed space, ang bayad dyan every week. Hindi pa kasama dyan yung binayaran mong deposit at advance pagdating dito. So, kailangan makakuha agad ng trabaho. Para makakuha ng trabaho, huwag mapili. Kung ang trabaho available is sa restaurant server, go for it. Kung hindi ka marunong gumawa ng kape, mag-training, mag-invest ng konti. Marami dito yan. Kumuha ng RSA, yung Responsible Service of Alcohol, kailangan niya para makatrabaho kayo sa restaurant. Kung hindi kayo marunong gumawa ng kape, mag-take kayo ng barista course. Marami dito ng mga Pilipino, may mga cleaning company, sumama muna kayo sa kanila, maglinis. Importante lang, iwasan nyo yung mga bogus, tsaka yung mga scammers na mga nagbibigay ng trabaho. If it's too good to be true, hindi yan totoo. So, be careful din kayo sa paghanap ng trabaho. Pero please, huwag kayong mapili sa trabaho, guys, family. Dito, kung maganda trabaho mo sa Pilipinas, hindi automatic maganda trabaho mo dito. Kung trabaho mo sa Pilipinas office, I'm telling you now, unless kakilala mo yung may-ari or sariling business, hindi ka agad-agad makakatrabaho sa office dito. So, huwag mapili. Ang importante, may pumapasok na pera. Importante, may pambayad sa mga bills. Kung nag-aaral kayo, importante, may pambayad sa tuition. Yan. Yan ang number two na advice ko sa inyo. Suggestion, pag nandito na kayo sa Australia, bago pa lang kayo dito, huwag po kayong mapili sa trabaho. Kung ang trabaho ay papawisan ka, kailangan mo magbuhat, go for it. Research ways na maging safe sa work kahit medyo physical lang ang trabaho. Pero tanggapin natin yan. Lahat yung pagdadaanan natin para, kumbaga, maka-adjust tayo sa magiging new life nyo dito sa Australia. Huwag kayong mapili muna. Kung
paglilinis ng bahay ang makuha nyo, go for it. Kumbaga, kahit maamoy, kahit nakakadiri, pikit mata nyo gawin nyo, ang isipin nyo, yung mga bayarin. Tapos, kapag ka kunwari naman, sa kitchen, ang work nyo, kailangan, hindi naman kailangan sobrang skill dyan. So, kahit hindi pa kayo masyadong magaling, sabihin nyo, kaya ko yan. Makipag-network kayo sa mga taong marunong, magpaturo, wag mahiya. Kumbaga, ang sabi ko nga, yung pride, iwanan muna ninyo sa Pilipinas yan. Yung ego, iwanan nyo sa Pilipinas yan. Huwag nyo dadalhin dito kasi hindi yan nakakain dito sa Australia. Hindi yan nagiging pambayad ng bills. I'm saying all of this from the heart, mga ka-family, mga pamilya, pamilya. Yan. Passionate talaga ako kasi ito lang, sasabihin ko sa inyo. Si Mami Belle, okay, yung asawa ko, yung misis ko, hindi yan, kumbaga, hindi yan lumaki sa hirap. Lumaki yan na may kaya. Lumaki yan na madali ang lahat ng bagay. Pero nung dumating kami dito, tinanggap niyan lahat ng trabaho na kaya namin gawin para lang to survive the first few months nang nandito kami sa Australia. Sabihin ko sa inyo, may work na kami na full-time, nagpa-part-time pa kami. Kumbaga sa weekend, na pumapasok kami sa mga part-time jobs, yung mga casual. Alam mo, alam nyo, na si Mami Belle, kasi ano yan eh, hindi naman siya kagaya ko na bubbly na madaldal, no? So, ang akala nila, kasi mistisa na maputi, akala nila, ano siya, yung Chinese. So, kasi hindi naman siya kagaya ko nga na madaldal, tulad niyo yun. So, ang laging na assignment sa kanya pag kumukuha kami ng mga jobs sa weekend, sa mga events, ano yan, runner. Yan. Si Mami Belle, naalala ko before. Ano yon? First part-time job namin dito sa Australia. Ano yon? Pink concert. Nag-apply kami ng umaga, tapos nung hapon, pinapasok namin dun sa work, dun yung sa ano, sa Olympic Park. Ano yung concert ni Pink? So, kasi nagpa-part-time kami before. May full-time job na kami, tapos nagpa-part-time job pa kami. So, yung trabaho namin dun, iba-iba. Kumbaga, pagdating mo doon, i-assign sa'yo kung ano yung pwesto mo eh. So, since si Mami Belle is hindi nga madaldal, tsaka kumbaga tahimik na mistis, akala nila mabilis na Chinese lady, laging na-assign sa kanya is runner. So, ang work namin noon, magsaserve kami sa mga VIP rooms doon sa concert. Meron yung mga, sa isang stadium, 100 rooms yon na VIP. Yung kumbaga, meron ka mga 20 customers na pupunta, tapos darating sila dun sa venue, sa loob ng parang VIP room na yon, merong pagkain, tapos may mga drinks, tapos pag show na, manunood na sila dun sa gilid, nandun sila sa balcony yon. So yun, usually ako, ang na-assign sa akin is ako, parang server ako dun sa loob, ako yung in charge. So bawat isa may room, sa 100 yon, tag-isa kami dun. Tapos yung mga runner, usually mga 6 to 8 people lang yon staff. Ang trabaho ng runner, yung trolley, ikaw mag-set up ng chafing dish, yung lalagyan ng pagkain. Ikaw din mag-iikot ng pagkain, maglalagay. So, si Mami Belle, ayan, lagi siyang na-assign dyan kasi nga, akala nila wala naman siyang customer service kasi tahimik eh. Kasi casual job lang yun eh. So, kung titingnan na namin yung assignment, job assignment, doon lagi yung na-assign, kasama niya doon, mga barako, mga malalaking lalaki, mga African migrants, or yung mga mabibilis na mga Chinese na auntie. Yan. Doon lagi siya na-assign. So, kawawa naman. Nang gagawin yun, may trolley ka, andun yung, na gagawin, iikutin yung lahat ng rooms para ilagay, i-set up yung chafing dish, di ba, yung stainless. Lalagyan mo yung ganun, tapos lalagyan mo ng parang fuel well sa ilalim. Pag na-set up nyo na yun, so mga anim lang sila nun, sa 100 rooms, anim lang sila nag-iikot nun. Tapos, ano, after ma-set up yung chafing dish, pagkain naman. So, yung lahat ng pagkain na ilalagay sa 100 rooms, sila rin mag-iikot nun. So, by that time, dumating yung mga customer, pagod na siya. So, iiyak na sa akin yan pag ano. So, minsan, usually ginagawa namin, kasi ayaw naman namin yung umepal na, di ba, magpapalit na position, ganyan. So, ang ginagawa namin, kapag ka, kunwari, dumating na siya dun sa, na-set up na lahat, tapos dumating na siya dun sa room ko na binabantayan ko, magpapalit na kami niya. Pero, pagdating niya sa room ko, umiiyak na yan siya.
talagang makikita mo, sabi niya, Daddy, bakit? Ba't yun ito ginagawa natin? Ba't yun ito trabaho natin dito? Ganyan-ganyan. Umiyak na yan. Tapos gutom na yan. So, kasi, by the time na dumating siya sa room ko, usually, start na ng show. Yung Pink concert na yun, 2013, tatlong beses na pinanood yun eh. Kasi, 3 days kami nag-work doon, Friday, Saturday, Sunday. So, ulit-ulit yun, tatlong beses yung, ano, yung show ni Pink. So, tatlong beses namin napanood yun. Pero doon kami sa mga VIP, ano, VIP room na nagtatrabaho. Yun. So, ang pag umiiyak na yan, ang gagawin ko dyan, kasi ando na nga, nanonood na yung mga customer doon sa, ano eh, sa balcony ng show, para kainin ko na siya ngayon yan. Nung pagkain doon. Kasi wala naman, pwede mo nang kainin kasi by the time na mag-start yung show, nakakain na sila. So, pero marami pa rin natitirang pagkain, mga 5-star na pagkain yun. Kasi after naman ng show, parang halftime ng show, may break, ibang pagkain naman ang dadalin mo, ipapakain sa kanila, meat pie, usually meat pie yon. Ganun ang tradisyon ng mga OC. So, pagdating niya yan sa room ko, siguro naka 50 rooms na siya na iniikot, pagdating sa akin, iyak na yan. So, gagawin ko ngayon, pakakainin ko ngayon, tasiga comfort. Tapos, ayan, may mga ice cream din, may mga dessert, paborito niya yan. Tapos, after nun, ako na mag-iikot nung the rest. Yan. Kasi kawawa nga eh. See, hindi naman siya sanay sa hard labor na ganyan eh. Pero, kumbaga, just a background story kung paano yung mga kinaya namin dito just to survive and pursue our Australian dream. Tatawa pa rin ako. Yan, lagi yan siya. Tapos, meron pa kami dating in-apply ang restaurant. Part-time din kasi may, kumbaga nagdo-double job niya kami nun. Hindi niya kami mapili sa work, di ba? Ano yan, shoutout Bianco Restaurant sa Brighton Lisans, dito sa Sydney. Yun yung work din namin ng part-time. Ano yan, yung may-ari ng restaurant, meron siya, kasi nasa ilalim ng hotel. So, nasa within na hotel. May malaking hotel doon, Novotel, so nasa ilalim. Siya yung parang all-day dining restaurant. Tapos, meron din silang fine dining. So, in-interview kami ngayon. So, syempre, overqualified kasi sa Singapore nga, supervisor na kami doon, managerial na position namin doon. Dito, kumbaga, server yung naging in-applyan namin. So, overqualified. Tinanong na kami ngayon. So, since dalawa kayo, paghahatiin namin kayo, isa doon sa all-day dining restaurant, isa naman sa inyo, doon sa fine dining. Tinignan niya yun ng lola mo, tinignan ni Mami Belle yung restaurant na fine dining. Sabi niya, ang ganda ng fine dining, Daddy. Sige, doon na lang ako. Ikaw na lang sa all-day dining kasi busy dyan lagi. Lagi may customer dyan. Sabi ko, sige, ako na doon sa busy. No problem. Tapos, nag-first day na kami, next day. Eto ka ngayon. Sa all-day dining, oo nga, busy the whole day kasi in and out yung mga customer eh. From breakfast, lunch, and dinner. Pero ang kaibahan nun, maraming staff. Ang dami kong kasama dun sa all-day dining kasi busy nga. So, usually, nasa mga 4-5 kaming naikot sa floor na nagtitake ng order, nagsiserve, nagsiserve ng drinks, pagkain, tapos nagsiset ng table. Mga 5 tao yon sa siguro 50 packs na restaurant. So, kumbaga, magaan kasi may mga kasama ka eh. Si Mami Belle naman. No, sa fine dining na, ayun na, dalawa lang sila. Minsan siya lang mag-isa pa. Nakakita ko ngayon siya. Titingin sa akin, sama na naman ng mukha. Kasi, busy-busy, pagod na pagod. Kita niya ako, nakikipagkwentuhan na din sa mga kasama kong mga server. Siya, nag-iikot ng lamesa, nagbubuhat ng mga metal barrier. Iyak na naman niya sa akin. So, pag ano, pupunta na naman sa akin yan, Daddy, ayoko na, ang hirap, ang ganyan-ganyan. So, lagi yan na minamala siya sa mga pili niya. So, natatawa na lang ako pag naalala namin. Pero, yun yung mga, ano guys, yun yung comparison ko sa inyo ng mga kinaya naming trabaho dito. Hindi kami naging mapili sa trabaho, although kahit mahirap at mabigat, nung mga bago pa lang kami dito ni Mami Belle. Yan. So, yun yung second advice ko sa inyo. Kung yung una is magtipid, ang pangalawa is huwag mapili sa trabaho. Maging open tayo sa mga opportunities na magbibigay sa atin ng cash flow in
kumbaga inflow na income para pang tapat dun sa mga yung outflow na expenses. Dahil bago pa lang tayo dito sa Australia. Yan. Tawa ako dun. Okay, so yun. Now, pangatlong advice. Yan. Again, disclaimer, mga family ha, hindi ito pursahan. It's all up to you. Kumbaga nagsishare lang kami ng aking experience dito when we were like you, baguhan, dito sa Australia 10 years ago. Nasa sa inyo pa rin yan kung anong style, anong diskarte gagawin nyo. Kasi at the end of the day, sabi ko nga, you'll have your own journey here. And minsan maganda rin yung matuto through experience. Pag sumasablay ka, parang mas natututo ka rin eh. So, hindi rin magandang sa tingin ko na parang smooth and parang fine lang yung lahat ng dadaanan mo na walang problema kasi mabibigla ka pag biglang gumuho yung ano eh, pag nagkaroon ng malaking problema, hindi ka sanay kasi hindi ka naman used to having mishaps or mga kailang i-adjust sa mga ano, sa mga decision mo tsaka sa mga situation nyo. So, kumbaga, experience is still the best teacher. Pero, kung may iwasan natin yung mga mistake ng iba that cost them time, money, and kumbaga, effort, then why not? Diba? So, maging open lang tayo sa mga advices. Yun. So, my third advice sa mga baguhan dito, kasi ginawa din namin to eh. Kumbaga, I'm speaking from experience lang na kumbaga ito yung mga i-reinforce din namin na mga tips kung kami ay babalik 10 years ago, ganun pa rin yung gagawin namin. Ang number 3 ko na advice is focus on your goal. Yan. But before that, syempre dapat alam niyo kung ano yung goal niyo dito sa Australia pagpunta niyo dito. So, once alam niyo na yung know your why, ano yung why, bakit kayo nandito sa Australia, bakit kayo nakipagsapalaran dito, bakit give up niyo yung comfort sa Pilipinas or somewhere else. Know your why and focus on it, stick to the plan. Yan. Kasi, like for us, dumating kami dito sa Australia, talagang from day one, alam namin yung ano namin, yung why. Alam namin yung aming reason, bakit kami nandito, alam namin yung plan namin, kung bakit kami nandito, alam namin yung pinaka-end goal, which is maging permanent resident one day dito sa Australia para makapag-move kami dito permanently and one day makakuha ng citizenship. Kumbaga, mas maging madali ang migrant life namin at kumbaga, we could offer better future sa mga magiging anak namin one day kapag dito sila pinanganak at maging Australian sila. Yan. So, kumbaga, clear as daylight, from the get-go, yun talaga yung ano namin, yun yung why. Yun yung bakit namin iniwanan ng Singapore, ba't kami gumastos papunta dito, ba't kami maghihirap at magsasacrifice. It's because ang end goal namin is to gain permanent residence visa dito sa Australia. Kumbaga, kung paano namin makukuha yun, kung kailan namin makukuha yun, hindi clear sa amin. Pero, kumbaga, the goal has always been the same. It never changed at doon na kami nag-focus. Yun. So, mag-focus kayo sa end goal nyo, sa purpose nyo, why ninyo, bakit kayo nandito sa Australia. Huwag kayong madidistract, masasidetrack. Kasi dito sa Australia, marami akong nakikitang ganyan. Na, kumbaga, madali silang masilaw sa malaking sweldo, sa comfortable life, na ang nangyayari, nakakalimutan nila yung reason bakit sila nag-move dito na hindi nila namamalayan. Kasi, for example, hanggang hindi ka permanent resident visa dito, maubos ang visa mo. Maga, either mag-re-renew ka ng student visa mo or mag-tourist ka or whatever, pero hanggat hindi mo nakuha yung PR dito, para kang dahod na nililipad kung saan-saan lang. Yun. Kung saan may opportunity doon lang. So, kumbaga, yung iba, once makakuha na ng magandang trabaho, kahit hindi pa sila PR, or makakuha na sila ng magandang sweldo, yan, nakakalimutan na nila yung purpose bakit nandito sila. So, ang ginagawa nila ngayon, mayroong mga opportunity na mas mahirap and less na salary or less na kita, but mayroong opportunity for PR, hindi nila masyadong binibigyan ng pansin ngayon yan. Hindi nila ginagrab ngayon yan. Kasi nga,
naging comfortable na sila kung ano meron sila eh. Yan. Meron akong one story. Napakagandang example, positive siya about paano naging focus yung isang tao na yun at nag-sacrifice siya para makuha yung goal niya, which is yung si Winthrop, kaibigan ko, dati kong workmate sa current ko na job. So, si Winthrop, shout out naman, just a background story, ano siya, before coming to Australia, maganda na yung trabaho niya dun sa Middle East. He was a flight attendant for Etihad, one of the most respected and best airline sa Middle East. Kumbaga, five-star airline, based in Abu Dhabi yan. So, kumbaga, pinangarap niya na makakuha ng PR papunta dito sa Australia. So, nag-move siya dito, nag-obtain siya ng student visa, nag-aral siya ng master's degree. Tapos, nung nakuha niya yon, nakapasok siya dun sa work ko, sa transport, sa government, okay? Which is, maganda yung sweldo, maganda yung policy, maganda yung benefits, maganda yung workplace. Kumbaga, kaya nga, almost 10 years na rin ako dun eh. Dun lang ako nag-full-time talaga. So, maganda na yung nakuha niyang trabaho, and then, something came up. Okay? Kasi nga, talagang focus niya is to gain permanent residency. So, something came up. Meron nga yung offer sa kanya magtrabaho sa South Australia 4 hours from the city in a town of 50 people na mostly Caucasians, mga Western origin or mga puti. Siya lang only Asian sa lugar na yun. In the middle of the desert, let's say in the middle of nowhere, kasi yung town na yun, it's called Yanta in South Australia, okay? 4 hours from Adelaide. Ano lang yon? Stopover lang actually ng mga truck yon na nagpapapetrol, nagpapagasolina. So talagang parang naka-exile yon. Wala siyang kakilala doon. He has to start all over again. And then, ang kapalit. So, dahil nakafocus siya sa main goal niya, kinanggap ni Winthrop yon, yung position na yon. Kahit talagang he has to let go of all the comforts, he has to make sacrifices. Nakuha niya yung work na yon, and after 2 years, nakuha niya yung PR na dito. And then, ngayon, he actually owns one of the pub in South Australia. May sarili na siyang business dun. Tapos, kuha niya na yung permanent residence niya. Yung mga anak at asawa niya actually, on the way na papunta rito sa Australia to join him. Yan. So, yun yung, baga, if we were to start again as a newly arrived here in Australia, ganun talaga ang gagawin ko. We are gonna stick to our plan, mag-stay focused kami sa aming end goal, doon lang talaga kami magpo-focus. Regardless of kahit may makuha pa akong high-paying job, or baga, maging comfortable ako dun sa mga kasama ko, or baga, masarapan ako dun sa current lugar na tinitira namin. We're gonna stick to our end goal. We are gonna focus on our objective kasi yun talaga ang reason bakit kami nandito sa Australia. Ayan. Ang dami kong kakilala dito, family. Ayaw na nila mag-regional. Although andun yung possible opportunities para makakuha ng pier kasi malayo sa city. Or ano yung mag-start na naman kami masimula. Baga, they don't wanna go out of their comfort zone kasi nagiging comfortable sila dito when in fact, kung hindi ka pa permanent dito, it's just a matter of time na maubusan ka na naman ng visa at kailangan mo na naman mag-renew. So kung mag-renew ka, gastos ka na naman ng, for example, student, magbabayad ka na naman ng tuition, magbabayad ka na naman ng enrollment, magbabayad ka na naman ng overseas health cover, tapos mag-aaral ka na naman. Kumbaga, tsaka ito pa, family, tandaan nyo, dito sa Australia or anywhere else, Canada maybe or UK, yung migration law nila, it changes from time to time. Yung rules nung time ko, 2013, 10 years ago, iba na sa mga rules ngayon. Actually, ngayon, mas mahigpit talaga ngayon na ultimong student visa, tourist visa ngayon is ang dami namin nakikita na re-refuse. Kasi, kumbaga,
kung hindi ka kikilos ngayon, maging komportable ka lang dyan, baka in the near future, in the next few weeks, couple of months, mag-iba ang rin, hindi ka na mag-qualify o makapag-renew uli ng anumang hawak mong visa. Baka pagsarang ka na ng pinto ng Australia. Diba? So, kumbaga, stick to your plan, stick to your goal, tapos gawin mo lahat para makamit mo yung goal mo. The earlier, the better. Kasi, kumbaga, one example, to ngayon lang namin, actually, kumbaga, kinukwento to eh. Yung, kumbaga, yung paano naging pathway namin dito. We are gonna make another vlog next time, hopefully with Mami Belle, kwentuhan, kung paano talaga kami naging permanent dito. But, to give you a bit of a, kumbaga, trailer or a sneak peek, si Mami Belle actually ang nag-apply for PR, kaya kami naging permanent dito ng dalawa. Although, ako yung naka-working visa during that time. Yan. So, magandang ano yan. Nakaka-excite pag-usapan yan. Paanong ako yung under-working visa, pero siya pa actually yung nakapag-permanent sa amin dito. Yan. Okay? So, that's for the next vlog. Hopefully, ganaan si Mami Belle makipagkwentuhan. Kasi alam naman yan. Napaka-busy sa mga bata niya. So, kumbaga, I'm giving her all the break, all the time in the world, magpahinga pag magkasama kami. Kaya tinutulungan ko siya. So, yun, family, thank you for watching. Recap lang natin. Tatlong advice, tips, suggestions para sa mga baguhan dito sa Australia na if ako mismo baguhan, I'm gonna apply the same principles. I'm gonna practice the same tips. One, first one, magtipid. Napakamahal na mga gastusin sa Australia. Second, huwag kayong pumili, huwag muna mapili sa trabaho. Anything na legal, anything na may sahod, anything na hindi scam, bogus, kaya nyo naman at hindi naman kailangan ng specialized skills, kaya matutunan in a week or in a day, go for it. Tanggapin nyo yan. Maging open tayo kasi importante yung perang papasok, kasi ang daming nakahintay na perang lalabas sa mga expenses pag baguhan pa lang kayo dito. Yan. Number 3, focus on your goal. Alamin nyo yung ano yung goal nyo, ano yung why, ano yung purpose nyo, bakit kayo nasa Australia, then focus on it. Kung maganda, write, print it in a piece of paper, manifest nyo, lagay nyo sa place sa kwarto nyo or sa bahay na nakikita nyo palagi. Baga, kung ngayon, 2023, lagay mo, in 2024, permanent resident visa na ako dito. Or in 2024, napag-asawa na ako ng AFAM. Kung ano yung role, ang ano yung goal nyo, ulitin nyo yan, i-revisit nyo everyday para huwag kayo mawala sa focus. Yan. Or objective nyo. Kailangan yung objective kasi ano eh, measurable. Tapos may time constraint. Tapos baga attainable. Hindi naman yung objective nyo dito. Baga maging mayaman lang. Paano, kumbaga dapat ano siya, clear. Clear ang objective nyo. So kung ang pwede rin yung objective is in 2024, graduate na ako ng course ko sa Australia. Babalik na ako ng Pilipinas. So, kumbaga, stick kayo doon kasi yun yung plan nyo eh. Unless may mas maganda pang plan na mag-come out. But then, kumbaga, ako, if you take my advice, take time para alamin talaga anong priority nyo dito sa Australia. Kumbaga, ano yung pinaka-top na dream nyo. Of course, you can make up a plan B in case hindi matuloy yun. Pero, kumbaga, ang pinaka-importanting gusto nyo ma-achieve dito sa Australia, yun yung i-pursue ninyo. Tapos, focus on it. Lahat ng effort dapat, lahat ng paghihirap, sacrifices, is getting you one step closer to that goal. Yan. So, yun lang. Family, meron pa akong mga 10 minutes bago makarating sa work. So, I'll keep on driving. But then, this is the end for our video today. Salamat sa pagsama. Salamat, hindi na naman ako inantok sa pagdadrive kasi kasama ko kayo. If you haven't subscribed to our channel yet, please lang po, mag-subscribe kayo. We are gonna keep publishing this kind of vlogs here. And then, sa mga mahilig naman sa shorts, mag-publish din kami ng more short form videos sa YouTube. Ano naman yun? Mostly mga video namin kasama yung mga kids. Yung mga supportive sa mga kids namin, yun, mapapanood nyo sila doon. And then sa Facebook, marami rin kami ina-upload na reels.
for your entertainment, to share our life here, para makita nyo kami, and may matutunan kayo. So, please, family, like, comment, and subscribe po para ma-push din ng YouTube yung mga content namin para may spread din, marami makakita. And kapag ka nakasubscribe kayo sa amin, every time na mag-post kami ng video, unang-una kayo manonotify sa mapapanood nyo agad. So yun lang, salamat po, God bless, thank you family, ingat po kayo palagi, see you on the next video. Bye family!